Hi guys, welcome back to our YouTube channel. And for today's content, ang topic pag-eskutan is rental property din sa Macau. Kabalo mo, usa ang Macau sa pinakagamay na region na fully densely populated na area. And din sa Macau, usa ang pinaka-expensive na imong bayaran is ang space. That's why ang usa sa mga pinakamahal diri is ang mga balay. So, for this activity, house tour ang akong buhaton sa akong balay. Dito kay ongoing pa man ko sa school, so later, kita na ko sa inyo kung unsa ang hitsura sa common typical house din sa Macau, pila ang baryan, unsay amenities, unsay freebies, any information nga akong pwede ma-share sa inyo ha. Karon, pagbuto sa pandemic, medyo niubos ang value sa housing rental diri kay sagara sa mga tao nga nawad-an ang trabaho, then haniuli sa ilahang native country, and karon kamulo ang ongoing ang construction sa mga bag-o nga mga building, mga balay. That's why mas di barato ang mga rental property. Wala mong law of supply and demand. Dahil kayong balay na bakante, pero lamayra ang namuyo after diwala ang one child policy sa China. So, sagara mga citizens sa China, alhin din ni sa Macau. Say hi. You put the bottom. Ito yung susi para gagamitin. Yeah. Kasi kung wala ka nito, kahit makapasok ka sa elevator, hindi mo ito mapapanda. Una-una, yung safety features. Oh. Let's go. Ito yung mga typical houses, urban namin. Go down. Double action, stainless. Makita mo, fully fastened, hindi ka makakapasok niyan. Ang layo, hindi maabot ng kamay. Ano wala. Ito lang yung locking mechanism ng ito lang. Ito yung dalawang ilaw. Ito yung phone. Ito yung mga pagkain namin. Talagay, konti lang. Mahilig siya sa halaman ng resto. Pagkain namin, usually, meron yung bathtub. Pero ngayon, wala. So, ito yung typical CR ng mga household dito. Ito lang yung sa bata, may hot and cold shower, pero walang bidet. Meron siyang mga gamit-gamit. May exhaust fan kasi talaga yung kasi pag wala yung exhaust fan, maamoy. Ito yung ref namin, maliit lang. Bibili pa kami ng computer table para ma-set up namin ito. Ito yung bago kong rig na CPU. Yung fuel namin dito, centralized na. Wala na kaming gamit na tangki-tangki. Ano lang, may sarili siyang meter. Mamaya, i-share ko sa inyo kung magkano yung babayaran namin sa tubig, sa ilaw, magkano yung renta dito. Fully aircon na yung sala, yung room, at saka yung kabilang room. Dalawang room namin guys. Ito yung sa amin. Ito yung sa, wala, bakante. Mostly, mga laruan dyan ni Aris nakalagay. Ito yung sinasabi kong drone. Na matagal ko nang hindi nagamit. Ayan. Hindi ko pa nabuksan yan. May bintana. And this is our room. Ang nakikita nyo dyan, magtagalog ako ha. Si Aris. Gusto kasi siya ng imagination na ito yung cave namin. Pag hindi siya natutulog sa ganitong oras, papasok yung lion at kakainin siya. So, ang ginagawa namin, buong oras na yun, dito lang kami sa loob. Pero, nagdadala siya ng mga laruan hanggang sa makatulog siya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang view namin sa window. Medyo forest siya. Tsaka halaman niya. Ito yung mga toys niya, dinadala niya palagi. So, yung building na yan, bahay din yan dyan. Yung naka-akit na kami dyan sa parang
flat na yan, parang reservoir na yan, reservoir at yan. Makita niyo sa baba, yung playground dyan, yan, mga bahay din yan dyan. Ay, may nakasampay pa nga ng walking dyan. Dyan. Next. What? Slime challenge? What? So, easy content din natin. Ito yung... Yeah, ito lang. Yan. So, ito yung washing. On the spot na. Lagay mo lang yan dyan. Tapos, automatic yung program niya. Paglabas mo, isasampay mo na. Ito, wala kaming mineral water pero naglagay kami ng filter. Hindi lahat ng household meron ito. Depende sa inyo kung magpalagay kayo. Pero pangit yung lasa ng tubig nila dito. So, ano lang, pag ganito, drinkable. Pag ganito, yung household na ginagamit namin sa pang-panlinis. Ito yung parang chimney, bitaw. Yung exhaust niya, lalabas yung usok lang na pag nagpaprito kami. Dito nalalagay yung oil na na-absorb niya sa smoke. So, nilagyan namin ng tissue. Ito yung heater. On-off yung heater. Ito siya. Sa CR. Sa lahat kasi, kailangan talaga may heater eh. Tingnan natin yung view. So, ito yung kitchen namin. Ito yung basurahan namin. Maliit lang. So, kung nag... At tatanungin nyo paano namin dinidispose yung garbage namin. Bababa kami sa first floor, ngayong nasa 11th floor kami. Meron namang tapunan ng garbage dito. Madali lang. Dito namin tinatapon ng basura. So, may mag-pick up dyan. Ito yung typical bahay namin. So, dito namin tinitignan. Books. Pag winter kasi sinisarhan namin to kasi malamig talaga. Ayan. Ito yung mini garden. Ang daming snake plant. Balak ko sanang maglagay ng ihawan na ito. Yung TV namin dito. Ito, dito na yan. Yung sa amin, ito lang. Depende kasi sa bahay, pag magrenta ka, dito may TV na, may ref, kasama na yung aircon, yung two beds, bedroom. So ito yung parang cable, attach na, diretso, sa TV. Tapos yung socket nila, plug. Hindi... Ito yung standard nila, hindi katulad sa iba sa Pilipinas na yung ito yung so kung halimbawa makapunta kayo ng Macau na magdala kayo ng adapter sa saksakan kasi mga bago pa, don't forget to subscribe our channel with Aris, stay away from the your eyes. And regarding pala sa magkano yung renta, ilalagay ko na lang sa description niya para makita niyo. Tapos ipocompute ko in peso kasi habang sinasabi ko to, di ko alam kung magkano ang rate ng exchange rate ng peso sa MOP ngayon. Pero alam ko, subsidized dito. Ito nga pala, may papakita ko. Ito yung bill namin. Sa gasol yata ito. So, 279. 3 months na yan. 3 months. So, kukumpute natin magkano pa. Tsaka ito yung bill namin sa tubig. Zero balance kami. Kasi, kasi 200 lang yung consumption namin. So, wala na kaming binabayaran kasi subsidized na ng gobyerno dito sa Macau. Ito, yun yung maganda. Kaya nagtitipid kami. Mas nakakatipid kami pag ano, winter season kasi sa aircon lang kami malakas eh. Hindi kami residente, migrant workers lang. So, anytime, 2 years to renew. Pag wala kasing COVID, every 3 months lang kami nandito. Tapos, balik ulit sa Pinas, bakasyon. 2 weeks, 3 weeks, ganun. Tapos balik ulit mo na. By the way, nandito kami ngayon sa Taipa. Ito yung capital city ng Macau. Dalawa kasi yan. Yung Taipa, Macau, at saka yung Macau.
ito yung sinasabi nating Manila rate. Dito makikita yung mga mahal na renta ng bahay, magagandang casino. Dito hinag yung laban ni Manny Pacquiao sa Venetian. Whereas yung sa Macau, Macau, yun yung old Macau. May mga casino din naman dun, pero halos nandun sa kabila, yun yung mga, dun mo makikita yung mga lumang structure, ancestral mga house, mga historical sites. Dun yung makikita yung St. Paul Church Ruin, yung Gia Hill. So, dito naman, sa tinitirhan namin, tulad yan, ipapakita ko, yan. Malalaman nyo yung mayayaman na bahay is, yung first floor niyan is parking space. And then, meron silang amenities na swimming pool. Pagbaba mo, merong restaurant, may pet shop, may supermarket, lahat. Lahat, makikita nyo na wala na kayong hahanapin pa. Pagbaba nyo, lahat ng kailangan nyo, nandun na. Meron din mga grocery, pharmacy, tsaka marami mga shops. Di tulad sa amin, nasa middle lang kami. Eh, pagbaba namin, aalis pa kami, dun pa kami sa kabila, kasi dun yung bibilhan. Ang sa amin lang is parking lot ng sasakyan, or ng motor, or ng bike. So, yun lang yun sa amin. Pero, may elevator naman. So, typical dito, mayroon talagang elevator, mayroong hot and cold shower. Yan, yun yung security feature. At saka, lahat ng ano dito, lugar, halos may CCTV na. So, less ang crime dito. Ano pang maidagdag ko? Comment nyo lang dito kung ano pang gusto nyong malaman regarding sa topic natin ngayon na rental property dito sa Macau, or housing structure or real estate. Sa ngayon, patuloy pa rin silang gumagawa ng mga building na tirahan. Hindi ko alam kung bakit, kung anong plano nila. I will try to cover different topic next content. Sa ngayon, i-upload ko muna to para paisa-isa lang muna. Hindi pa kasi ako fully makalabas dahil sa health code ko. Mas stricto sila dito in terms kong pandemic restriction. So, peace! Bye-bye!